Ang sikim sa nga na minaw sa mga pulong sa Ginoo, ipamatuod sa buhat sa kinabuhi mo. Kaysa makakayod sa usa ka taong maalamon nga nakatukod sa iyang manay sa usa ka dakong bato, bisan sa kusog nga unos. Kini ta si Kristo nga magbaton og larawan. Buhat og larawan na punta na. Wa pa kay mabasa sa Biblia. So ato na dito na Biblia. Biblia Protestante or Common Bible or atong Biblia sa Katoliko. Sumala sa Exodo Kapitulo 25 o sa rani kalibro. O sa kalibro pinangga kong kaisunan. Kaya ang nagigamit Exodo 20, versikulo 3 hangtod sa 5. Pero matingala ta, nano kaha nga wa man gyud ipadayon sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 18 hangtod sa 22. Punong pangutana, ang pagkasulat mga pinagda kong kaisunan, ingon ni ini. O magbuhat ka, buruhat ka mga kirubin, na bulawan sa buhat na sinalsal, panubuhat po kini, diya sa duwa katumoy sa laran sa pasiguli. Unsa gano? Magbuhat ng larawan, ng bulawan, ng isalsal, larawan sa kerubin. Basta ko ng kerubin, ama na siya na nabilong sa saint, sa angels, Mary or Jesus? Ha? Sa angels, tama. O niya, sa 19, naging mo siya. O magbuhat ka sa kerubin, sa usa ka tumoy, sa usa ka kerubin, sa lain na tumoy. Sa lain gayon, na lalas sa pasiguli, magabuhat ka o mga kerubin sa duwa ka tumoy ni ini. So, balik na po sa Ginoo. Sa Exodo 20, kadili sa pahimong larawan. Pero at this time, ang Diyos na po nagsugo na mag-imong larawan. At ay punta na rin kay aron dili makalimutan ba, no? So, darang pinagya ko nga kay Isulan. 18, hangtod sa 22. Atong inaktod sa 22. Kaya aron maklaro, matataw, unsay koneksyon sa larawan, sa kirubi, o sa Dios o sa katawahan. Klaro kay rin ang papel sa iyang bisogo ng mga si Moses. Ngayon siya dito. O dito ako makintakbo kanimo. O ako makinsulti kanimo. Gikan sa ibabaw sa laran sa basikuli. Gikan sa duha ka kerubin na naibabaw sa arka sa palpamatungod. May tungod sa tanang mga butang na kung ikahatag kanimo na mao ang mga turumanon alang sa mga anak sa Israel. Bawa ka ng Israel, duha ka buong na, Isra means people, El means God. Sa ito pa, people of God. So ang Israel, katawan sa Diyos, tinawa ang sinaryo. Di ba ang Diyos na dili sa unang kapitulo 23 at 5? Sa 25, 18, 22, sa 22 ta, ang Diyos mag-insulti sa katawahan, asa sa napit. Tua taliwala sa duha kalarawan si Kinuwi. Di ba inconsistent kayo? Kung imo, lilinin mo analyso, nao sa mga ka-Diyos na nagpili ka o karoon ng imong tutunganan ng buhatag at balaod sa anak sa Israel, dito mag taliwala sa kalarawan si Kinuwi. Pero itong tanong, unsa na yung kirubin? Ang kirubin, icons, merely idols. Yan naman, kay church representation na sila. Aron,
na ang butang na dili masabtan sa mga tao, ipasabot sa Ginoo na dili kay tanang larawan, kidili sa Dios, kay naa may larawan nga gitugot, nga ang Dios mismo ay gisugot. O kinsa gisugot? Si Moises. Kinsa ginitaan sa pagkuha ng larawan sa Dios, Dios ang mga Israelitas. Mga na mga pinag-aglokasyonan. Unsa may koneksyon ining larawan na nasa Isunong 25-1822 sa larawan sa Katolikong na nasa itong simbahan. Ang koneksyon na mga pinangga mao ang ilang pagkabalaan. Ano nga? Tungod kay wala na kagwata ng larawan ni Kwan San Roque, pinagay siya nga. Wala itong buwata. Ano yung buwata na? Tungod kay siya balaan. Wala ang rason. Tungod, ang koneksyon na tungod kay siya balaan, wala ang buwata o larawan. Pero, niya sa Dos Crónicas 4:7-10. Dos Crónicas, bro, meron ko bro. Dos Crónicas 4:7-10. Tingnan ko nito bro. Kung sa may nasulat ito, kaya nag-ingon man na ginili. Tinawa na ito karoon, kung ang simbahan, ito ay praktikal. Asa man ay go. Ang simbahan sa Protestante o simbahan sa Katoliko. Hindi nini pag-atake. Ato lagi compare. Actually, hindi man ni pwede Exodo 2 Chronicles 4:7-10. Also may nakita nato dito. Matod pa dito sa iyang sulat nga ang tanang bumbong sa templo, ang tanang ng mga bins, kanaman narawa, ang tanang putahan, putar, gipangkulitan o larawan sa mga anghel, gikan sa ubos, paingon sa taas. Question, kinsa may naka, kinsa may maka, kinsa may simbahan na nakakulay ka na? Katoliko. Ato daw mo buhol. Tamay taga buhol din eh. Tanahan niyo mas kilit-kilit. Ato sa siling. Makita ninyo na yung mga drawing sa mga balaan. Tama o tama? Tama. Kato ka buhol sa parehas na ito. Babak yung presyong ikutingo ka. Parehas na ito. Bata mo buhol. Kino na kato buhol. Ginood na. Ang ilang mga kisami, ang ilang mga kilit-kilit na karo na naman ta. At ang tansan mo siya church, na naman yung ipagbutang tayo ng mga kuha sa mga posos. Gidral, ang mga port. So, kung nato tanaw ba, atong ipaktikal ba, kung tinawag yun, na tinawag na itong mga isoon sa resulat sa Biblia, yan ang wakal na lang itong luna. Ganon ano mo tayo palikro na ginang hinili? Ganon tayo gitubo? Ganon ganon tayo mong palikro ng sumba? Ganon tayo gisubo? Di ba? Mato pa sa usang ka-autor sa libro, di lang ako nga lang. Kaya nakaliwat mo ko. Mato pa niya. Kung po na yung magsasangyaw, nga mosulti nga Dias Biblia, na ay larawan nga gidili, o na larawan ng itubot, kanang nawana, nagsangyaw, o mayong balita. Good news. Sunod, kung doon ay tao, may ngayon, nagidili, pagbuhat ang kanang larawan, kanang nawana, gadala o dili may balita, ang iningle sila, fake news. Kung doon ay tao may inin na ang larawan sa mga santos, larawan sa Diyos Diyos, kanang tawana, huwag magdala o mayo, balita, o balita, may balita, hindi may balita.
kung dili natulog sa'yo, o ka na itawag sa English of factual errors. Ha? Kaya ito balikot. Kailan na mara? Minuto ro? Kailan na lang? Kailan na lang, kailan na ito. So, makita ro, bitata, o sa kalibong katuloy, di ka kero, kailan ko sa dayo. Okay. Now, what money alas dos kronikas 4 jes, 5 jes? Anita sa New Testament? New Testament, Galacia 3:1. Ganito na itong ng Biblia na ganang hinulgan ng sinan ni Pariboy. Sa Latina Vulgata Bible, kung ito ay version, nangyayon nito, o mga Galacia noon, kinsa ba ay, siyento siya pa ito? Gisa naglamat ka ninyo nga sa inyo atubangan si Kristo gikudlit pinagulpas sa cross. Nang kung si San Pablo nauna na to, dodo sa unang Kristiyano, siya rin naman po, wadyo siya makabantayan ng inos nino. Pero ano na siya? Ang Kristiyanos, kabalo mo nauna, unsay Ginoo, unsay may balita, o unsay maayong balita. Ha? Wait, tinulad na eh. Hebreo, kapitulo 3, at 3, versikulo 10. Living Bible para praise. The Protestant Bible, ngayon siya. We have an altar. And cross. Where Jesus Christ was sacrifice. The question is, isa ba na yung altar? Kita na yung altar. Doon na yung cross, diyan si Kristo yung sakripisyo. Question, kiyong sama si Kristo pa sakripisyo? Iba dupa sa cross? Question, sa mga basaw, sa mga dili, katoliko, di ba ka nakita na naay Kristo kinansang sa cross, bisang sa picture, pero di nagana. Ang pangundana, bisang mo ka na sila ng upya. Ha? Bisang mo sila ng upya. Hindi sila puto. Natural, sa simbahan katoliko, ang clear na dahil ilan ng upya. Mauna, ang ato simbahan, na ay larawat. Panahon na ito sa Kristiyanos. Guwanto ka sa Ezekiel 41 mo. Ezekiel 41. 18, 17, ato 19. Mga kiyapon. Ang tibong templo gikulitan ang mga bumbong larawan sa mga kinubin, larawan sa leon, larawan sa mga kampalma o nampa. O niya, bangtana na yung ka. Kinsa man di ay ang nabaw na tinumanon sa sugo sa Diyos. Kung kamo'y bangtana, kinsa man kay nabaw na tinumanon sa sugo sa Diyos. Pag-ingon sa Exodo 20, versikulo 3, ato sa 5, na dili ka magbato ng larawan sa Diyos Diyos, ang katoliko, wala kayo mo. Ha? Pag-ingo sa Ginoo, Exodus 5:18-22, naghimog narawan sa balaan, ang Katoliko naghimog, ang Protestante wala. At kisa may nabaw na tinuman nun. Ha? Katoliko o Protestante? Katoliko. Ha? O Katoliko, ni pagpaka na itong Katoliko, alagin niya mo pagpaka, ato na nun eh.